Hello Earth Signs, welcome to Laika Tarot. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. At saka kahit na pareho ang zodiac nyo ng person mo, alam mo naman kung ano yung resonate sa'yo eh. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga earth signs? O ang bilis, lalayo na lang ako. Hala, ano nangyari? At saka nga pala guys, huwag niyo po ipilit yung reading na ito kung hindi po resonate sa inyo. Thank you! Nothing's changed. Maybe yung person mo na alarma nung sinabi mo o pinaparamdam mo sa kanya na lalayo ka. Malamang ikaw to, nagtiis ako. Ay teka, lumipad yung card mo eh. Ito yung next card niya. Next message. Lagi ka sa isip ko. Alamin natin, gamit ang mga tarot cards, ang problema mo or problem ng relationship niyo. Itatanong natin sa spirit guide mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang problem ng mga earth signs? Yung malakas na energy lang po ang makukuha ko. Madalas, kumukonekta sa mga personalized cards or yung mga talagang problemado na person, yun ang nakukuha ko energy. Ang mga cards mo ay Five of Wands in reverse, Knight of Swords in reverse, at the Hanged One upright. Ang mga cards mo ay pinapakita na may pagtatapos or ending sa pagtatalo o kompetisyon sa relationship man or sa trabaho mo. At saka ang advice ng mga cards, kung ang ilan sa inyo ay kinikimkim mo lang yung sama ng loob mo, hindi yun makakabuti. Ang mas maigi ay masabi mo ito sa person na pwede mo mapagkatiwalaan. Ang ilan sa inyo, kung dati maraming naniligaw sa'yo, ngayon wala. Kasi masyado kang mahiyain. Ang advice sa'yo ay huwag kang matakot na makipag-meet sa mga potential person. Siyempre, yung mga kakilala mo. Para magkaroon ka ng love life. Huwag mong sayangin yung potential mo at saka ishare mo yung pagmamahal mo sa iba. Ang ilan sa inyo ay naging mailap kasi na trauma sa past relationship. Ang naging karelasyon ng ilan sa inyo ay napaka-aggressive, controlling, at saka bully din siya. Ang warning ng mga cards ay mag-ingat sa taong nagkakagusto sa'yo. Kilalanin mo muna siyang maigi kasi hindi pa niya pinapakita yung totoong behavior niya. Yung isa sa mga ugaling meron siya ay yung mapanakit at saka violente. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, tingin ko ganito yung person mo. At ang advice sa'yo ng mga cards ay kailangan mag-ingat ka. At ang ilan naman sa inyo, nakikipaglaban ka para mapansin ka ng person mo. Kasi, ano siya, malamig siya sa'yo. Naku guys, kumukonekta na sa mga cards. Ang ilan sa inyo, nagpakamartir ka sa person mo, pero may hangganan ang lahat. At saka, ipinapakita na may person na nagsakripisyo para sa relasyon at para sa person. Sa mga single, magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Pero may ilan sa inyo na hindi pa ready at hindi nagmamadali. Kasi ang ilan sa inyo, yung naging break up mo sa past relationship mo ay kumbaga nagmarka sa isip at puso mo. Kaya ang ilan sa inyo, mas focus sa career at sa sarili. Pero tama yung desisyon na hindi dapat magmadali kasi lahat nasa timing. Ito naman yung mga cards mo para sa dapat mong malaman
at matutunan. Ang Six of Swords in reverse, Three of Swords upright, and the Devil upright. Ang ilan sa inyo, kahit anong gawin mo, hindi ka makalit go sa past. Ang ilan sa inyo, mas pinipili mo na lang na wala kang karelasyon. Alam mo sayang yung potential na pwedeng mangyari sa love life mo kung ipagpapatuloy mo yung mastak ka sa past. Ang ilan sa inyo sa work ay stress ka tsaka maraming problema sa trabaho. Ang ilan sa inyo gusto mong magkaayos kayo ng ex-person mo. Magkakatotoo naman yan. At kung tinatanong mo kung babalik ba siya, babalik man siya pero lolokohin ka niya ulit. At saka ang isa pang dahilan sa pagbalik niya ay yung gagamitin ka lang niya sa bed. O kaya yung wala siyang matutuluyan kasi, kaya kailangan ka niya. Pasensya na kayo sa pagbabasa ko ng tarot kasi ayoko kayong bigyan ng maling akala. Kapag dumating siya at tanggapin mo, nasa sa iyo yon. Basta alam mo na tsaka may paraan ka na kung paano mag-ingat. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo, pagdating sa relationship, mapaglaro. Yun bang hindi man lang isipin yung sitwasyon mo, yung maging concern sa'yo, puro pansarili, yun ang person mo. Ang ilan sa inyo kaya may connection sa person, yun ay dahil sa kinokontrol ka niya. Ang ilan sa inyo, hindi mo naman pinapangarap na makita yung past person mo. Kaya lang, hindi ko maintindihan bakit may ibang person na nabuntis. Tsaka ang ilan sa inyo ay, yun bang hindi mo pa rin hinaharap yung realidad ng sitwasyon mo? Na ang relationship mo sa person mo ay gamitan at tsaka toxic. Ang warning ng mga cards ay huwag mo nang ulitin yung mga pagkakamali mo dati. Ang ilan sa inyo kaya nagtatagal ang relationship mo sa person mo, yon ay dahil sa naibibigay mo yung mga gusto niya sa bed. Sa mga single naman, kung hindi naging successful ang pag-amin mo sa taong nagugustuhan mo, i-let go mo yung pain at tsaka kapag ready ka na ulit ma-in love, ay tsaka ka ulit maghanap at sumubok. Kasi may kailangan pang dumaan sa'yo bago mo pa makita o mahanap yung person na nakalaan para sa'yo. Pagdating naman sa health, okay naman ang health mo, pero huwag abusuhin. Pagdating naman sa work, kailangan hiwalay yung work at relationship para makakapagtrabaho ka ng maayos. Kasi ang ilang earth sign, yung person mo ay kasama mo magtrabaho. Ito naman yung mga cards mo para sa outcome. Ang Seven of Swords upright, Six of Pentacles in reverse, at Eight of Pentacles upright. Pasensya kung naiiba yung reading ko kasi marami kayong earth signs. Ipinapakita ng mga cards mo na ang ilan sa inyo ay yung niloloko ka pagdating sa pera. Yun bang sinasamantala yung pagiging generous mo? Ipinapakita rin na yung kasipagan mo ay nauuwi sa wala. Halimbawa, ginagawa mo na ito ngayon, huwag sila yung kontrolin mo. Ikaw ang mag-control sa sarili mo kasi sa'yo galing yung pera. Ibigay mo lang yung kailangan nila, pero yung iba itabi mo para sa'yo. At saka guys, ingat din po kayo sa scammer kasi patungkol sa pera itong pinag-uusapan sa outcome. Tsaka ipinapakita rin na masipag ka at saka napakatyaga. Tsaka alam mo dapat noon pa talaga mayaman ka na. Meron ka ng sariling bahay, lupa, kaya lang marami kang inuuna. Hindi ka nakakaipon. Pero hindi mo kailangang magsisi kung yung pera ay nawala na sa'yo. Ang importante ay yung kung paano mo ulit kikitain. Yun agad ang isipin mo. At maging wise na sa paggasta. At saka itong tinutukoy ko, hindi lang para sa work, yung ganun ba. Meron din sa relationship.
Kasi ang ilan sa inyo, yung person mo, hindi na nga siya tapat sa'yo. Yung pera mo pa yung ginagamit niya para sa mga pansarili niyang luho. Ito naman yung bottom of the deck, Ace of Swords in reverse. Ang tingin ko ang ilan sa inyo ay matagal nang may alita ng person mo. Kasi nalaman mo yung buong katotohanan at yun yung nakakapagpagulo sa isip mo. At saka ang advice ng mga cards sa'yo, kahit ang person mo ay naging unfair sa'yo, hindi mo kailangang magpaka-focus sa person na ito. Kasi isipin mo, maapektuhan na yung pangkabuhayan mo, maapektuhan pa yung health mo dahil lang sa problema mo sa person mo. At saka yung pagbabago, pagkukusa yun, hindi mo yung pwedeng ipilit sa kanya. Pwede mong masabi yung opinion mo, pero nasa sa kanya pa rin yung desisyon kung magbabago siya or yung relationship nyo ay tatapusin na. At saka, may success na mangyayari sa'yo pero hindi matuloy-tuloy. Yun ay dahil sa mga hadlang at saka sa mga negatibong emosyon at negatibong pag-iisip. Sa mga nasa relationship, kailangan ibalansin nyo yung oras nyo at bigyan ng time ang person para hindi siya tumingin sa iba. Sa mga single, kung gusto mo makahanap talaga ng relationship, kailangan may oras ka para sa magiging person mo. Ipinapakita sa card na may bagong relationship, kaya lang focus ka sa money, kaya hindi dumarating. Ang iba naman may potential lover, kaya lang nakikitaan nila na wala kang interest, kaya yung person na lang yung lumayo. Sa work or health, huwag magpa-stress kasi ipinapakita na maraming good health sa mga earth signs. At saka sa mga earth signs naman na may sakit, huwag mag-isip, magpahinga para mabilis ang recovery. Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito ang advice ng mystical card sa iyo. Flourish. The Lotus Flower Fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Moon Energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Inner Child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Alamin naman natin ang angel number mo. 999. You are approaching your dreams fast, really fast. But first, the universe is asking you to release the burden surrounding your finances and have faith that all is working out. Type 999 if you believe. 11:11. I believe. Type I believe if you do. 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect.